Ang hagdanan ay gumaganap ng isang mahalagang papel dahil ito ay naglilipat ng enerhiya sa iba't ibang antas ng tahanan. Ang mga hindi kanais-nais na hagdanan ay nakakagambala sa balanse at pagkakatugma ng enerhiya at nakakaapekto sa mga bahagi ng iyong buhay. Kung ang iyong bahay ay may hagdanan, dapat mong alamin na mga hindi dapat nakaharap o nakatapat sa iyong hagdanan na maaaring makapagbigay ng malas sa iyong tahanan. Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang mga hagdan na hindi wastong nakaposisyon ay maaaring makahadlang sa mahusay na pag-unlad ng enerhiya sa buong bahay. Maaaring mapinsala ang mga individual sa pera at katawan sa pamamagitan ng mga hagdanan na hindi maganda ang posisyon, partikular sa mga nakatapat dito. Narito ang ilan sa mga dapat pagtuunan ng pansin na maaaring nakaharap sa iyong hagdanan at mga pangunahing lunas kung hindi maiiwasan ang sitwasyong ito. Hagdanan nakaharap sa front door. Kapag ang isang hagdanan ay nakaharap sa pangunahing pintuan ng direkta, ang enerhiya ay mabilis na tumatakbo, paalis, patungo sa mas mababa o mas mataas na palapag. Kaya't iniiwan ng pangunahing palapag ng walang nutrisyon ng enerhiya. Maililipat nito ang lahat ng daloy ng enerhiya patungo sa iba pang mga antas ng bahay na kung saan ay maagaw ang pangunahing palapag ng bahay ang enerhiyang ito. Ang pagkakaroon ng isang bukas na pintuan na kaagad sa isang hagdanan ay papunta sa direksyon ng kabiguan sa pananalapi. Ikaw man ay isang tagabuo ng bahay o isang may-ari ng bahay. Ang lakas ng enerhiya na pumapasok sa bahay ay sinusugod ang hagdanan na nadaanan ang ibang parte ng bahay o natitirang bahay. Ang lakas ng gravity o grabidad ng positibong enerhiya na bumababa sa hagdan ay mas malaki kaysa sa papasok na enerhiya mula sa pintuan. Ito ay hindi dumadaloy sa mga sektor ng mas mababang palapag. Lumilikha ng isang kawalan ng timbang. Sumisimbolo ito ng pagkawala ng kita at kayamanan at nakakaapekto rin sa lahat ng aspeto ng pamumuhay sa loob ng bahay. Kung ikaw man ang tagabuo ng bahay o may-ari ng bahay, ito ay masamang balita. Tandaan na ang pintuan sa harap ay palaging ang lugar ng career and life path ng iyong tahanan. Bilang isang lunas, magsabit ng kristal na chandelier o multifaceted na kristal o isang wind chime mula sa kisame sa kalagitnaan ng pagitan ng base ng mga hagdan at ng pintuan sa harap. Ang epekto nito ay upang maikalat at ang enerhiya habang bumababa ito sa hagdan. Pinipigilan ng mabilis na paglabas ng pintuan sa harap ng papasok na enerhiya at ikalat ang enerhiya sa bahay. Maglagay ng isang fortunate shrub sa pagitan ng hagdanan pati na rin ng pasukan. Kabilang ang isang money plant at bamboo plant sa mga gilid na makakatulong upang mabawasan ng enerhiya na dumadaloy palayo sa pangunahing antas. Pwede rin ang paglalagay ng isang divider screen o kurtina upang harangan ang pagtingin ng mga hagdan na direktang nakaharap sa pangunahing pinto. Sa ganitong paraan, maaaring sundin ng positibong enerhiya ang screen sa iyong pintuan. Buksan ang ilaw sa foyer at iwanan ito ng halos 3 hanggang 4 na oras sa isang araw dahil binabago nito ang paggalaw ng enerhiya sa pagitan ng mga hagdan at ng pintuan sa harap. Maaari rin ang pagbabago ng direksyon ng hagdan. Halimbawa, gamitin ang disenyo ng hagdanan ng arko upang mabago ang direksyon ng hagdanan at ibalik ito sa harap na pintuan. Pwede ring itago ang hagdanan palayo. Halimbawa, itago ito sa likod ng dingding at isara ito ng 2 pader na hindi mapuputol ang patlang ng aura
Ngunit doblihin ang iyong pakiramdam ng seguridad habang papunta sa itaas o sa ibaba. Isa pang pwedeng gawin ay ang maghang ng isang maliit na salamin sa likuran ng pinto upang maipakita ang lakas sa likod ng hagdan. Hagdan na nakaharap sa salamin. Iwasang magkaroon ng salamin na nakaharap sa hagdan, sa tuktok o sa ibaba nito. Kung ang isang salamin ay sumasalamin sa hagdanan, dinodoble nito ang hindi nakakaikot na enerhiya ng hagdanan. Ito ay tinuturing na malas at maaaring doblihin ang masamang enerhiya ng hagdanan. Bagamat maraming bahay ang maaaring makinabang sa salamin, may ilang bahagi ng bahay na hindi dapat ilagay at kabilang dito ang harap ng hagdan. Kapag naglagay ka ng salamin sa tuktok ng iyong hagdan, maaaring nagpapadala ka ng positibong daloy ng enerhiya pabalik sa ibaba at lumilikha ng stagnation para sa itaas na palapag. Ngunit kung gusto mo talagang magkaroon ng salamin sa iyong hagdan, ay maaaring ilagay ito sa dingding ng hagdanan. Ito ay napakahusay kapag ginamit sa isang landing, lalo na kapag ang mga ito ay buong haba. Ang mga salamin sa dingding sa itaas ng hagdan ay maaaring magpadala ng magandang enerhiya patagilid at sa daan patungo sa mga silid sa itaas na palapag. Ang isang full-length na salamin sa landing na nakaharap sa lugar sa itaas ay isang mahusay na pagpipilian. Kung ang hagdanan ay may higit sa isang landing, maglagay ng full-length na salamin sa una na itinuturo ito sa direksyon ng landing sa itaas. Hagdan na nasa tapat ng kwarto o kama. Ang hagdanan din ay hindi dapat nasa tapat ng silid tulugan o kama. Ito ay masama. Luminikha ito ng mga lason na arrow o poison arrow at pagpatay sa positibong enerhiya. Ang mga masasamang espiritu sa hagdanan ay makakapasok sa silid tulugan at seryosong makakaapekto sa iyong kalusugan na nagiging sanhi ng mababang mga problema sa enerhiya at pangkalusugan na nauugnay sa mababang enerhiya tulad ng mababang thyroid hormone o depresyon. Maaari rin ito maging sanhi ng lakas upang maubos ang layo mula sa mga taong natutulog sa kwarto. Magkakaroon din sila ng mga problemang pampinansyal. Pangunahing lunas dito ay maglagay ng isang carpet upang mapabagal ang daloy ng enerhiya. Pinanghihinaan ng loob ang mabilis na paglabas nito. Pwede ring maghang o magsabit ng isang maliit na salamin sa likuran ng pinto upang maipakita ang lakas na paitaas sa mga hagdan. Maglagay ng malakas na ilaw tulad ng chandelier sa hagdan, pati na rin ang pasukan sa kwarto. Gawin lamang ito upang maiwasan ang mawalan ng pera at upang mapaglabanan ang mga alalahanin sa kalusugan tulad ng leeg at pati na rin ang pananakit ng ulo. Hagdan na nasa tapat ng pinto ng banyo at kusina. Ito ay sa kadahilanan ang masasamang espiritu sa hagdanan ay magkakaroon ng masamang epekto sa iyong kusina at banyo at magiging prone ka sa sakit at hindi inaasahang pagkalugi sa pananalapi na maaaring magtapon ng yaman. Ngunit kung hindi ito maaayos agad, ay maaari mong labanan ang masamang epekto nito sa pamamagitan ng pagsara sa pintuan ng banyo at kusina sa lahat ng oras. Maaari ka rin maglagay ng ilang mga nakapaso na halaman sa unang baitang ng hagdanan. Siguraduhin lamang na maiwasan ang mga halaman na may matulis o spiky na dahon dahil maaari nilang harangan ang malusog na daloy ng positibong enerhiya. Maglagay din ng naaangkop na kurtina sa pinto ng banyo at kusina. Bintana sa harap ng hagdan. Kung ang iyong mga hagdan ay tumuturo sa isang bintana o nagtatapos sa isang bintana, malamang na ikaw ay mawawalan ng lakas. I-block o harangan ang bintanang ito sa pamamagitan ng pag-install ng window shutter na maaaring sarado upang ang enerhiya ay hindi maubusan ng bintana. Ang hagdanan ay dapat na nasa tabi ng dingding kung maaari.
at iwasang maglagay ng isang bintana sa tabi nito. Hagdanan na nakaharap sa isang sulok ng bahay. Ang hagdanan ay hindi dapat nakaharap sa isang sulok dahil ito ay nagsisilbing poison arrow. Ang matatalim na sulok ay tinuturing na pisikal na mapanganib na lumilikha ng kaguluhan. Ang magulong enerhiya na nilikha ng mga sharp corners ay sinasabing negatibong nakakaapekto sa pangkalatang enerhiya ng tahanan. Sa ganitong sitwasyon, ito ay pinaniniwalaan na ang isang hagdanan dito ay maaaring humantong sa pagkalugi ng pananalapi. Ang tradisyonal na lunas para sa mga poison arrow ay ang paglalagay ng isang matataas na halaman sa harap ng matalim na sulok. Ang halaman ay dapat na may mga nakataas na tangkay at malambot na bilugan ng mga dahon. Dalawang hagdan na magkaharap. Ang dalawang nakaharap sa bawat isa sa pagkakalagay ng hagdan ay hindi inirerekomenda. Ito ay sa kadahilan ng enerhiyang pumapasok sa iyong bahay ay malilito sa kung saan ito dapat na umikot o dumaan na maaaring mauwi sa paghina ng daloy ng enerhiya at maistak ang daloy nito sa iisang lugar lamang. Kung hindi ito maiiwasan, ay maglagay ng mataas na halaman sa hagdan. Maaari rin ang pagsabit ng chandelier o crystal ball sa pagitan ng dalawang hagdanan. Ang mga nabanggit ay pawang mga payo lamang na maaaring paniwalaan ng ilan na sa ating mga kamay pa rin ang ikauunlad ng ating buhay. Ang mahalaga ay ang magdasal at hingin ang paggabay ng ating Panginoon.